Ilang araw nang nawawala ang apo ni Aling Edita na si Ray. Kung meron mang may makakita sa inyo, ipagbigay alam sir, namin. Sir! Kanina ko may nadaanan ako doon banda. Sobrang baho, sir. Parang patay na hayop. Saan yan? Doon o. Halika, turo mo sa amin. Halika, Aling Edita. Bilisan nyo. May nakadaan kasi daanan yun eh. Yung doon na dumaan daw siya doon na banda, may naamoy daw siyang mabaho. Yun, biniverify namin. Sir, dito po. Itinuro ng residente sa mga pulis kung saan nagmumula ang mabahong aboy. Sabi niyo. Maya-maya tumambad sa kanila ang bangkay ng isang binatilyo. Kumpirmadong siya ang nawawalang si Ray. Ang nakapangingilabot bukod sa mga taga binalatan at nawawala rin ang ibang bahagi ng katawan ng binatilyo. Ano nangyari nung pauwi niyo? Mama! 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 Narinig po namin na sumisigaw si Ray na mama tabang, mama tulong. Ayon sa magkapatid na kandar, nakita nila ang dalawang kasamaan na si Novencio Tarante na tumaga sa binatilyong si Ray. Tinulungan ko po sir si Jovencio na mag-deliver ng uling kay Aling Lydia. Batay naman sa salaysay ni Arante Maravilla sa mga pulis, alauna na nga po noong 30 ng Setyembre. Nagpatulong sa kanya ang kaibigang si Jovencio para dalhin sa tindahan ang mga uling na ibebenta. Tapos magdadala pa ako sa susunod na araw. Kwento ni Arante, alas 3 na ng hapon ang maibenta nila ang mga uling. Pare, sobrang bisyo. Yung kaya kita kila Moreno, ha? Sana natin to. Sige po. Sa susunod na araw, dadala ako. Uminom po kami sa harap ng tindahan ni Mang Moreno. Nung makita po ni Jovencio si Nadani, niyaya pa po niya itong uminom. Marami-rami yan, ha? Dami. Bawasan natin. Tara rito. O, sige ba? Inuman tayo. Col, tara. Sige, wait lang. Salamat, Aling Lydia. In-invite ni Tuyuro yung brothers na mag-inom. At bumibili yun si Macandar Brothers ng mainom doon kay sa store ni Babatido hanggang nag-join sa kanila, nag-iinuman. Sa salaysay na binigay ni Arante sa naawan pulis pasado wala sa 6 ng gabi habang pauwi na sila sa kanilang bahay. Nauna raw silang naglakad nila Jovencio at Ray, samantalang nasa likuran nila ang magkapatid na kandar na ilang metro ang layo. Pero ayon kay Arante, pagsapit ng alas 7 ng gabi, Nagulat na lang po ako sir nung bigla pong pinagtataga ni Jovencio si Ray eh. Tabang! Abang! Mama! 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 Tabang! Eh, dahil magkalapit lang sila, nakita niya si Jovencio Tuyor na pinagtataga ang biktima hanggang mamatay. Tapos, paglalahat pa ni Arante, hiniwa raw ni Jovencio ang laman ng biktima. Magugustuhan nila ito! O, tikman mo! Ayoko! Ayoko! Umanggi siya at umuwi. Pero si Jovencio, iba naman ang salaysay at si Arante mismo ang kanyang itinuro. Ako talaga nagaya kay Arante na uminom. Tapos ang nagbenta ng uling. Batay sa salaysay na inilahad ni Jovencio Tuyor sa naawan pulis. Pare, sobrang pambisyo. Yung kaya kita kila Moreno, ha? Tara. Sana natin. Sige po. Mas nakakita ko dumating yung Jojo tsaka yung Johnny, di yaya ako din. Salamat, Aling Lydia. Marami-rami yan, ha? Dami. Bawasan natin. Tara rito. O, sige ba? Inuman tayo. Gol, tara. Dumilim na eh. Uwi na kami. Pero nakisabay itong si Ray. Mag-isa lang daw siya eh. Hey, Kuya Jovencio, sabay na po ako sa inyo.
Sige. Paliwanag ni Ovencio na una silang maglakad ni na Arante at Ray habang nasa 10 metro ang layo na magkapatid na kandar sa kanilang likuran. Lumalabas na nagtutugma ang salaysay na magkapatid na kandar na hindi nila kasabay sina Ovencio at Arante. Ayon kay Ovencio, bandang alas 7 ng gabi. Nakita na lamang niya na biglang pinagtataga at sinaksak ni Arante ang binatilyong si Ray. Nakita ko pong pinagtataga ni Arante yung bata hanggang sa namatay. According to Vincio Tuyor, pinagtataga daw ni Marabillas hanggang sa mamatay si ang biktima. Ayon sa payag ni Ovencio, nakita pa niyang hiniwa ni Arante ang laman ng biktima. Tikman natin to. Masarap to. Kinakakain ba naman sa akin? Hindi ko kaya. Tumanggi raw si Ovencio at agad daw niyang nilisan ang lugar. Ayoko! Sino ang kinatigan ng korte na nagsasabi ng katotohanan? Tikman natin to. Masarap to. At ano ang motibo sa malagim na pagpatay? Paliwanag ng naawan pulis, masusi nilang pinag-aralan ang mga ibinigay na salaysay ni na Ovencio Tuyor. Tinulungan ko po sir si Ovencio na magdinig. Arante Maravillas. Ano nangyari nung pauwi niyo? At ang magkapatid na sina Johnny Candar at Jojo Candar bago nila isinumite sa korte ang kaso. Walang witness doon. Pero tinatanggap naman ng prosecutor yung kaso. Hanggang may nagiging state witness yung dalawang Candar brothers. Kinatigan ng Regional Trial Court ng Initao, Misamis Oriental, ang salaysay na magkapatid na Candar. Ginawa rin silang ika nga state witness sa kaso. Lumalabas na sina Ovencio Tuyor at Arante Maravillas sa mga sospek sa karumal-tumal na krimen. During sa pagpatay ang dyan siya, magkatabi sila. Hindi niya in-advisean yung suspek na huwag mong patay niya. Lumabas din sa investigasyon na may mga dati ng reklamo kay Ovencio sa kanilang barangay tulad ng pagnanakaw, pagkatay ng hayop na ninakaw at pananakot sa mga kabarangay. Ano ang motibo ng mga sospek para isagawang malagim na krimen? Ayon sa lola ng biktima na si Edita, hindi niya sukat akalain na magagawa ng mga sospek ang brutal na krimen sa kanyang apo. Nungutana lang ko, anong inyong magipatay si Ray? Kwento ni Edita, ang tanging natatandaan niyang nakaalita ng kanyang apo ay walang iba kung hindi ang 13 taong gulang na si Melchor Tuyor na anak ni Ovencio. Nangyari raw ito isang linggo bago maganap ang krimen. Ayon sa kanya, okay, nagtitinda siya noon ng saging sa basketball court habang nakikipaglaro ng basketball ang apo niyang si Ray. Maya-maya dumating daw si Melchor. Pag di mo ako pinasali, malilintikan ka sa akin. Ang natabo ito, sir, si Ray, nagdula sila itong isa ka estudyante. O niya, gidool si Melchor, kaya sila kung muapil siya dula. Giingan ni Ray nga, o niya, na kay balago at ay kasaduay. Ang problema mo! Ay! Bainti isang piling. Lola, si Kuya Ripo! Ayon sa payag ni Edita, bigla raw hinampas ni Melchor si Ray gamit ang bola. Sinubukan pa raw silang awatin ni Edita. Ano ba? Tama na! Ikaw naman pinagsabihan na kita, huwag ka papatol ko. Ano, huwag ka makikipag-away, hindi ba? Gignan ko sila nga dili, maayong managsilingan nga managbuno. Batay sa investigasyon ng naawan pulis, paghihiganti ang nakita nilang motibo ni Ovencio sa pagpatay kay Ray Dadole. Nang babalabas po na on my, based on my finding, only Ovencio Tuyor may galit sa biktima kasi prior sa incidents na pinatay niya ay nagkabugbugan itong anak niya at saka yung si Melchor Tuyor at saka yung Ray Dadole. Silampahan ang kasong murder o pagpatay ang dalawang sospek na sina Ovencio Turoy at Abante Maravillas noong 16 ng Pebrero taong 2010. Sa pag-usat ng kaso, kalaunan, inamin ng dalawang salarin ang pagpatay. Hinatulang guilty sa kasong pagpatay kay Ray Dadole, sina Ovencio Tuyor at Arante Maravillas. Hanggang 17 taong pagkakabilanggo at danyos ng 100,000 piso ang parusang ipinataw sa kanila.
10 taon na ang nakalipas mula nang sapitin ni Ray ang karumalduman na krimen. Nakamit na nila ang katarungan pero dama pa rin nila ang pangungulila kay Ray. Maluoy unta ko sa iya, sir. Pero unsa ang manggiyod. Sa akong pagkaluoy, natuwa naman sa laing kalibutan, sir. Di, mapugos na lang ko ang kuhan, hila. Siyempre, mamingawang ko sa iya, sir, kaya ako may nagpadako sa iya.